Ako ay si Lucia Dos Santos. Nung ako'y 10 taong gulang, isang di pangkaraniwang pangyayari ang bumago ng tuluyan sa aking buhay. Naranasan ko ang isang himala. At ako'y pinagpalang magtago ng lihim. Isang lihim na itinago ko nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ipinag-utos ng aking mga superiora na isulat ko na ang lahat ngayon. Lahat na mga alaalang nasa aking puso. Taong 1917. Unti-unti na naglalaho ang kamusmusan ng ating daigdig. Bumagsak na mga hari at maski ang magkakapatid ay naglaban-laban. Ito na ang panahon ng rebolusyon. Sa Russia, naghahanda na ang mga Bolshevik sa kanilang pananako. Idiniklara nila na kalaban ng mga tao ang simbahan. At ito'y parang lasong kumalat sa puso ng mga tao. Ang kaharian naman ng Portugal ay tuluyan ng lalupig at napalitan ng pamahala ang republika na naglayong buwagin ang lahat ng relihiyon sa loob ng 2 henerasyon. Patawarin nawa kayo ng Panginoon, Arturo Dos Santos. Ngunit sa Fatima, tila naging mabait ang kapalaran. Tuloy pa rin ang pangkaraniwan naming pamumuhay. May malawak na lupain ang aking ama, ang Cova de Iria. Gaya ng aking mga nakatatandang kapatid, dumating ang panahon na ako naman ang naatasang magbantay sa aming mga tupa sa pastulan. Lahat ng bata sa amin ay naaatasang magbantay tulad ko. Minsan sama-sama kaming namamastol. Lagi nila akong niyayayang sumama sa kanila. Ngunit, mas gusto ko talaga mapag-isa sa bundok. Bagamat, mayroong 2 batang mapilit at parati na lamang akong hinahanap ang aking mga nakababatang pinsang, sina Jacinta at Francisco. Sa kagustuhan ni Jacintang tumulong sa aking gawain, lagi niyang pinipilit ang kanyang kapatid na sumama sa aming pamamastol at talagang hindi sila naghihiwalay. O siya, basta hindi tayo maglalaro buong araw ha? Si Francisco, napakabait niyang bata. Lagi niyang sinusunod na nakababatang kapatid.
Kahit kaila hindi siya nagreklamo o nayamot kay Jacinta. Sa bagay, isa siyang tahimik at mahiyaing bata. Tulad ng kanyang ama. Maasikaso at mahabagin sa kapwa. Napakalayo sa ugali ng batang si Jacinta na laging gustong makakuha ng atensyon. At pag hindi niya nakuha ang kanyang nais, siya'y magmamaktol hanggang pagbigyan namin siya. Buong araw ka magmamaktol? Malamang. Ngunit kung may isang bagay man na makakapagpasaya at makakapagpagaan ng kanyang loob, yun ay ang pagsasayaw. At hilig naman ni Franciscong tumugtog para sa kanya. Ganoon ang aming pamumuhay noon. Hanggang dumating ang 13 ng Mayo. Nung una, akala namin may paparating na bagyo. At para bang pansamantalang tumigil sa paghinga ang buong taigdig. At doon, nakita namin siya. Isang babaeng mas maningning pa sa sikat ng araw. Siya'y nagwika. Huwag kayong matakot. Ako'y nagmula sa langit. Nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig para sa akin na parang alon. Tinanong niya kami kung nakahanda ba kami magtiis para sa Panginoon. Sapagkat ang aming paghihirap ang magliligtas sa mga makasalanan. Nang kami pumayag, tumagos sa aking puso ang liwanag ng kalangitan at napuno ang aking espiritu. Nagkasundo kaming hindi ipagsabi ang amin nasaksihan kahit kanino. Ngunit hindi napigilan ni Jacinta na ipagsabi niya ang aming sekreto. Huwag, Jacinta! Huwag mo ipagsabi! Ikinuwento niya ang tungkol sa babaeng nababalot ng liwanag. Anong babae? Hindi lang kung sinong babae. Ang mahal na birhen. At siya'y nagpakita sa kanilang tatlo. Isang himala mula sa langit. Hindi ko sinabing siya ang birhen. Lucia, anong ibig sabihin nito? Lucia! Lucia? Pero totoo po, nakita namin siyang bumaba sa langit at napakaganda niya, inay. Kalapastanganan. Ito ay kasalanan. Paano kayo nakakapagsinungaling ng ganito? Kung sinabi ni Francisco at Jacinta na may nakita sila sa Cova, naniniwala ako sa kanila. Maniwala ka kung gusto mo. Pero sigurado akong parurusahan tayo ng Diyos dahil sa kasinungalingan niyo. Hindi ko alam kung anong naiisip mong bata ka. Ngunit kailangan mo itigil ang kabaliwang ito bago pa lumala ang sitwasyon.
Maliwanag ba? Pero maliwanag ba? Pero huwag kang sinungaling! Po. Tumigil ka! Nay, tama na! Pa, hindi ako nagsisinungaling! Tumigil na, Lucia! Tama na ano po! Ba? Tama na po yan! Maria. Maria. Ano ba't naniniwala ka sa kanila? Lika na mga bata. Marami na nga akong iniisip at inadagdagan pa ng kalokohan ng bunso kong anak. Baka naman talagang nakakita sila ng isang babaeng nagmula sa langit. Kasalanan mo ang lahat ng ito! Binalaan na kitang huwag magkwento ng mga kung ano-ano sa mga batang yan! Dadalhin ko siya kay Padre Ferreira bukas. Isasama ko si Lucia sa simbahan. Kinausap ka kamo ng babae? Opo, Padre. Anong sinabi niya? Sabi niya huwag kaming matakot. At bukod doon, ano pa? Sa simula pa lang, ay ginabayan na ako ng birhen upang makasagot ng hindi nagsisinungaling. Maski magsalita man ako para manatiling lihim ang ilang bagay na sinabi niya. Sinabi ko na inutos niyang magdasal kami ng rosaryo araw-araw at hiniling niyang bumalik kami doon sa parehong oras tunging 13 araw ng bawat buwan sa loob ng kalahating taon. At gagawa siya ng himalang makikita ng lahat. Hindi ko alam kung bakit siya gumagawa ng ganyang mga kwento, Padre. Dati naman ay mabait siyang bata. Pero hindi po ako gumagawa ng kwento, Padre. Padre, huwag niyong sabihin na naniniwala kayo nagpakita ang Birheng Maria sa mga batang naniniwala ito. Naniniwala kong may nakita siya. Maaring isang bagay na hindi pangkaraniwan, pero hindi ako naniniwalang ito'y mensahe galing sa langit. Dahil karaniwan sa mga aparisyong gaya nito ay inaatasan ng ating Panginoon ang taong kanyang napili. Nasabihin o ilahad at ikumpisa lang lahat ng mga nangyari sa pari, pero ang batang ito ay hindi nagsasabi ng lahat ng kanyang mga nalalaman. Sa mga salitang yun na binitawan ni Padre Ferreira, nagsimula akong matakot at mag-alinlangan. Sisinungaling. Naniniwala ko may nakapitas. Hindi ako naniniwala ng mensahe galing sa isang lahat. Ang susunod. Gabi-gabi, dinadalaw ako sa panaginip ng aking mga takot at pangamba. At ang bawat araw ay puno ng pagdurusa. Aba, narito pa lang ating Santa Santita. Magkukulam ka mo. Dami naman nilang santo at anghel sa bahay. Putit nagkakasap ang mga bata sa iyo. At sa mga sumunod na linggo, ang mundong aking kinagisnan ay unti-unti akong tinalikuran. Nakikita mo ba siya ngayon, Lucia? Ang birhen na kalutang sa taas ng inyong bahay? Nakikita mo ba siya ngayon, ha? Akala mo ba talaga espesyal ka, Lucia dos Santos? Manang-mana siya sa kanyang ina. Sinusunod nila ng
buhay ang mga katulad mo dati. Akala mo ba talaga espesyal ka, Lucia Dos Santos? Parurusahan tayo ng Diyos dahil sa kasinungalingan niyo. Sinusunog nila ng buhay ang mga katulad mo dati. Mangkukulam! 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 Kaya't sabi ko, hinding-hindi na ako babalik doon. Kahit ano pang pakiusap ng aking mga pinsan, desidido ako na hindi na siya puntahan pa kahit kailan. Pero sa araw na sinabi niyang siya'y magbabalik, tila may humihila sa akin pabalik sa kova, na parang gamo-gamong naaakit sa apoy. Talagang napakaganda niya. At napakabuti. Kailangan kong bumalik at muling makita ang maamo niyang mukha at maramdaman ang pagmamahal sa kanyang ngiti. At saan ka naman pupunta? Eh, katrese ngayon. Magpapauto ka talaga sa mga batang yon. Paano kung totoo ang lahat, Lily? Uuwi ako bago maghapon. Walang ibang magpupunta doon! Isa ka talagang hangal. Tinanong ko siya kung ano talaga ang gusto niyang ipagawa sa akin. Sabi niya'y magdasal daw ako ng rosaryo para sa kapayapaan.
At sabi niya pa, kailangan ko raw na matuto magbasa at magsulat. Para aking maiparating ang kanyang mensahe sa buong daigdig. At mula noon, parami na ng parami ang tumutungo sa Kova. Mayroong naghahanap ng lunas, ang iba na may naghahanap ng kasagutan. Lahat sila'y muling nabuhay ng pananampalataya sa puso. At dahil sa panunumbalik ng kanilang pananalig sa Diyos, nagkaroon sila ng tapang na dati ay wala. Nagtayo sila ng altar sa Kova na nagsilbing isang tanda ng pag-asa para sa lahat. Ang mga sabi-sabing to ay kakalat at makapipinsala kung hindi agad mapipigilan. Naiintindihan ko kung gaano kabigat ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Oo, sige. May tiwala kami sa iyo, Arturo. Sa bahay na nakainom? Isang bote lang naman. Huwag ka magsinungaling. Osa, medyo naparami nga ang inom ko. Pero inasikaso din kasi ako sa bayan. Inasikaso? At ano naman yon? Kasama si Sancho Guauteres. Hindi natin kailangan ng tulong ng gaya niya. Galing ako sa Kova kanina. Nasira na ang paligid dahil sa mga dumadayo. Ubus na rin ang mga pananim. Nag-aalok ng tulong si Sancho. Dahil may sarili siyang interes. Antonio, hindi natin kailangan ng tulong niya. Dito ba nakatira si Lucia dos Santos? Pakiusap, napakalayo ng aming nilakbay para malinis siya. Hindi niyo ba kami patatahimikin? Kailan ba kayo tahigil? Pag nakuha niyo pati na yung damit ng anak ko? Ang bawat hibla ng kanyang buhok? Nakuha niyo kami! Hindi ko na kaya ang ganito. Bakit niya ginagawa to sa atin? Hindi ko maintindihan kung bakit tayo pinapahirapan ng batang yan! Dali na lang natin uli siya kay Padre. Gamitan ko na lang kaya ng pamalo ang batang yan! Na magsabi siya ng totoo! Patawarin ako ng Diyos pero gagawin ko talaga yon. Antonio! Bakit? Bakit ayaw kami tuloy? Mag-aawa kami! Gusto ko mang sabihin kay Inay na hindi totoo ang lahat. Mawala lang ang kanyang takot. Ngunit hindi ko magawa. Dahil noon pa may tinuruan niya kami na katotohanan lamang ang aming sasabihin. Naalala ko pa ang sinabi sa akin ng Birhen na siya ang aking magiging lakas at kanlungan. Nung umalis ang kapatid ko, pinanghawakan ko ang pangakong yun kahit na tila natuturog na ang aking puso. Kinuha ko ng trabaho ni Inay bilang katulong sa isang mayamang pamilya. Kailangan daw natin ng pera para may pambili tayo ng pagkain.